Yo, what's up, hermanos? This is your boy, Mr. Freeman, and this is Onga Tonga Team. Breaking news, hermanos, former WBA and WBC welterweight champion Keith One-Time Thurman nag-withdraw na due to biceps injury. At 11 days na lamang nga ang nalalabi at laban na ni Thurman at non-title fight sa current 154-pounder WBO middleweight champion Tim Su. At eto na nga, hermanos, may kumakalat na rumors na peke lamang ang injury ni Thurman sapagkat nilalangaw di umano ang ticket sa sagupang Keith Thurman versus Tim Su. Ay nako, alam na. At sa iba pang balita, hermanos, dalawang sanctioning bodies, WBC and WBO, nababatikos sa pagpayag nila para isanksyon ang sagupang Sebastian Pondora versus Tim Su. Si Sebastian Pondora ang ipinalit ng PBC para makalaban ni Tim Su at isa itong title fight para sa titulong WBO middleweight champion. Samantalang wala din naman sa top 15 contenders itong si Sebastian Pondora kagaya ni Keith Thurman. So lumalabas, hermanos, na mas pinapaboran ng WBO itong si Sebastian Pondora kaysa kay Keith Thurman. Samantala, WBC nababatikos din sa pag-sanction ito sa laban ng Sebastian Pondora versus Tim Su sapagkat hindi lamang ito isang title fight kundi isa na itong unification fight between WBO and WBC. Si Sergey Bochong ang nakatagdang makakalaban ni Sebastian Pondora para sa WBC Middleweight Championship at undercard dapat sa laban ng Tim Su versus Keith Thurman. So bakit naunahan pa ni Sebastian Pondora ang number 2 contender ng WBC na si Sergey Bochong? E samantalang number 3 lamang itong si Sebastian Pondora sa WBC. Pinapaboran nga ba ng presidente ng WBC na si Mauricio Sulaiman itong si Sebastian Pondora dahil may lahi itong Mexican-Cuban at lumaki sa Amerika? Well, hermanos, in my own opinion, mas pinili ng PBC si Sebastian Pondora dahil sa market value nito at di hamak na mas sikat kaysa kay Sergey Bochong. Di naman lingid sa ating kalaman ang financial crisis na dinaranas ng PBC. Kaya mas minabuti nila na kumita kaysa malugi at ito pa naman ang unang boxing event nila with partnership sa Amazon Prime. At sa iba pang balita, hermanos, naglabas na rin ang kautusan ang WBC na harapin ang mananalo sa laban ng Sebastian Pondora versus Tim Su kontra naman sa mananalo sa WBC Middleweight Interim Championship, Sergey Bochong versus Brian Mendoza. Hermanos, kung ating matatandaan, si Brian Mendoza naman ang tumalo kay Sebastian Pondora via 7th round knockout. Sa WBO naman, naglabas din sila ng kanilang kautusan na labanan ng mananalo sa Sebastian Pondora versus Tim Su ang number 1 challenger. In 180 days, walang iba kundi ang pound-for-pound king, Terence Bud Crawford.